Oh, wala mo nang kain ngayon, Lucy, dahil tayo mag-water change. Tignan mo naman yung bubbles-bubbles natin dito, talagang naiipon na. Ang ganda ng setup ni Nasnip dito eh. Oh, ano bang tawag sa halaman na ganito? Pwede ba sa arowana to? No, ganda rin eh. What's up mga fish tank? This is Coach Mac with McVolley TV at nagbabalik na naman tayo sa episode na It's Fish Time! Bayan, ikaw na naman. Siyempre, ganito pa ako dito. Para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. This channel is all about pets, sports, and Christianity. Please subscribe and don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Mga ka-fish time, ang dami natin good news ngayon, no? Unahin na natin yung good news sa Cebu. Mga ka-fish time, si Sir John Henry Saavedra ay nagpresenta talaga na magpa-print ng sticker. So sa mga Cebuano natin fish timer dyan, pwede nyo i-PM si Sir John Saavedra para magkaroon kayo ng sarili niyong sticker. Tapos sa Davao del Norte, Tagum naman, si Boss Idol nagpa-print din. Sobrang solid mga ka-fish time. Abangan natin. Tapos sa Pampanga Clark mga ka-fish time, umabot na rin tayo. By the way, sa mga hindi pa nakakaalam, Papampangan nga pala kami ni Nasnip. Taga San Simon, Pampanga kami, Mekeni. I-shoutout natin yung mga Toyota Boys sa Pampanga Clark branch. So shoutout sa inyo mga ka-wash out. Yen Montoya, Argel Basco, Ryan Nakpil, at last but not the least, ang ating pinaka-poging-poging teammate na si Jerome Sibal Bon. Hello, sir. Hello. Hello. Pag sa gilid kayo, bubuta, sir? Sa gilid? Yes, pwede rin yun. Pwede rin yun, sir. Tapos ang mangyayari, parang letter L yung mangyayari. Tama ba? Ganun din po ba yung idea nyo? Yes. Yung pinakabutas niya naka ganun. Para pagka sumobra yung tubig doon, ganun din. Same concept pa rin yun, sir. Lalagyan niyo na lang talaga ng ano, sir, yung parang chicken wire, lalo na kunyari discus, baka matrap doon kasi parang vacuum yung mangyayari doon, sir. Okay lang naman magbukas ng ilaw pero hindi rin siguro advisable kung 24/7 na nakabukas yung ilaw. Yes, oo, sir. Okay lang naman. Time natin. Kasi naka-live tayo ngayon. Ayan. Ito, sir. Hello, mga fish time. Ayan. Okay, thank you. Biological filter natin. Ito yung mismo ginagamit ko. Ito yung mga meron tayo ngayon dito. Parang baki roll to eh. No? Number one, baki roll. Tapos itong dalawa, mga ka-fish time, ano to? C-chem matrix. Ito yung pinakamahal na nabili kong biological filter. Yan. Tapos ito, dalawang ceramic rings. Let's say, mga ka-fish time, let's say, itong lid all natin, syempre kulay blue siya. Let's say ito yung tubig. Tignan natin kung gaano kakapit yung tubig sa ating biological filter. So yan, ito yung K1 Caldness. Kumapit naman ba? Kumak. Isang ganunan, nawala agad. Diba? Yan. Pag nilagyan ng ganito, yan. Kapit naman, no? Pero hindi siya kumalap. Yun ang ano. Kumalap ba mga fish time? Na-absorb ba yung pinaka-kulay blue? Tapos next is ito, yung baki roll. Ayan. Ayan. Kano kumalat sa isang spot, lagyan natin yung putik yan. Kumalat na. Kumalat na sa lamesa. Ayan. Nag-absorb, di ba? Subukan natin tong matrix C-chem, which is ito yung pinakamahal na meron tayo ngayon. Kung mapapansin mga ka-fish time, no? Kunyari itong spot na to, ha? Talagang
kumalat siya, no? No? Try natin yung isa pang CKM Matrix na bato. Mukha na siyang graba eh, no? Pero medyo may presyo din to eh. Ayun mga ka-fish time, nakita nyo gumapang, no? No? Yan, yan yung advantage ng mga mas mahal na filter media. Mas maganda talaga kung pumuo isang patak lang tapos boom, gumanan, kumalat. Yun yung pinakamaganda. Itong specific na batong ito, to medyo kumalat siya. Tsaka kapit na kapit mga ka-fish time. Ayan. Mas maganda yun kasi mas yun yung mas ginagawang bahay ng beneficial bacterias natin. Itong biological filter natin mga ka-fish time, hindi pinapalitan to. Ang pinapalitan lang tuwing nagwa-water change ay yung pinaka-filter wool. Yung kulay puti o kaya yung foam, yun lang ang pinapalitan. Or pag medyo nagtitipit-tipit, pwede naman yun banlawan from time to time. Ang use nito mga ka-fish time, dito nag-i-imbak or dito tumitira yung mga good bacterias natin. Mas matagal, mas luma, mas maganda. So as much as possible, hindi talaga ginagalaw to. So if ever gusto nyong galawin, if ever gusto nyong banlawan, ganito, ang pambabanlaw na gagamitin ninyo ay yung tubig galing sa tank mismo. Paano, bakit naman yung mga lumang tubig pa na galing dito, eh di ba yun na yung matumi? Bakit di na rin yung bago? Ah, good question, nasnip no? Kasi mga ka-fish time, pag ginamit natin yung tubig galing gripo, hindi nakasycle yun. May chance na may chlorine pa yun. Mamamatay yung beneficial bacteria dito. Siyempre, babalik natin sa ano natin, sa sump o kaya sa trickle filter natin. Eh, di good as parang zero yun. Ka-fish time, punta na tayo sa Q&A portion. Question ni Sir John Rick Uy na ano yung difference ng ARG1 sa ARG2? Good question, no? Ito para sa akin lang, mga ka-fish time, no? Based sa branding, ang ARG1 ay pang gold. Yun ang sinabi nila. Pero nakakapagtaka lang din bakit meron dito sa kabila. Pero yun anyway, kung mapapansin nyo, yung ARG2 ay pula yung lata niya. So ARG1 pang gold, ARG2 pang red. Yun ang sabi sa branding. Pero para sa akin mga ka-fish time, same lang sila. Yun lang. Siguro kung may difference, baka konti lang. Yun lang yung sa akin, no? Kasi itong si Lucy, mga ka-fish time, palit-palit siya eh. Kung ano yung available, kung kunyari ARG2 yung available, yun yung bibiling ko. Kung ARG1 yung available, yun yung bibiling ko. Galing kay Sir Ace James. So, ang sabi niya, good afternoon Sir Mac. Ask ko lang kung parang pop ay yung araw ko. Ano po kaya ang gamot dun? Is more. So, mas konti yung pakain natin mga ka-fish time, mas okay. Kesa naman sa mas marami o kaya masobrahan sila, no? Kasi yan, pwedeng mag-pop-eye talaga yung mga arowana natin kapag nasobrahan. Lalong-lalo na kung super worms o kaya crickets yung pinapakain natin. So, paano gamutin mga ka-fish time? Bukod sa kailangan ng gamot. So, kasi as much as possible, iwasan natin yung gamot, iwasan natin maglagay ng kahit anong chemical dito sa ating arowana. Or dito sa ating tank, hindi lang ako fan nun yun. Water change lang ako, siguro dadagdagan ko ng isa. Kung nagwa-water change ako ng once a week, gagawin ko twice a week. Tapos, kung merong hospital tank na available, much better kung maililipat muna natin siya dun para at least makafocus siya. Number one, sir, diet. Ida-diet natin yung arowana natin kasi nga medyo feeling ko bumag eh. Kaya lumabas yung mata, lalong-lalo na yung cornea. Tapos pag tuwing mag-water change tayo, mag-a-add lang tayo ng salt. Kung sa 75 gallons mga ka-fish time, ang tansya ko 1.5 na dakot ng rock salt, okay na tuwing mag-water change pag nagdadagdag na ng tubig. Based naman sa research, mga ka-fish time, kung meron tayong extra budget, okay din daw ang Epsom salt mga ka-fish time dahil nakaka-cure siya. Kasi yung Epsom salt mga ka-fish time, medyo magic to eh. Magaling talaga to kahit sa atin. Mga tao, mga ka-fish time, nagagamit din natin to. Kapag feeling natin bloated tayo, pwede tayong uminom ng Epsom salt, mga ka-fish time. Nabibili lang yan din sa Mercury. So, see you on my next vlog, mga ka-fish time. Thank you. God bless you. Happy fish keeping. Always remember, all things are possible.